po, ito po ang ating weather update ngayong araw, August 5, 2021. Yung minomonitor nga po nating bagyong Gorio, ngayon po ay nasa labas na po siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nga po natin, no, nasa 828 km na nga po siya sa may extreme northern Luzon, sa may Itbayat, Batanes. At tinataglay pa rin po nito, no, yung lakas na aabot na 65 km per hour, malapit po yan sa gitna. At meron po yan pagbugso na aabot ng 80 km per hour. Ang ito nga pong direksyon ng ating bagyo ay northeastward po ang kanyang patungo at sa bilis na 15 km per hour. Yung tropical storm naman po natin na si LUPIT dito naman po sa may parte ng China, ito nga po ay patuloy pong posible pong mag-landfall dito po sa may parte ng China. Yung isa naman po nating tropical depression dito naman po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nga po natin, ano, tatlong bagyo po yung nasa paligid po ngayon ng ating bansa at hindi naman masyado nakaka-apekto yung isang bagyo na nasa malayo. Kung mapapansin natin, ano, ito pong dalawang bagyo na to, ito po ang nagpapalakas ng ating hanging habagat na posible pong magpaulan sa malaking bahagi po ng Luzon area at ng extreme northern Luzon. Ayon nga po dito sa forecast track ng Japan Agency at ng NOAA na posible nga po itong bagyong Lupit ay mag-landfall po yan. Dito po yan sa may parte ng China. At ito naman po yung forecast track nila kaya bagyong Gorio. Si bagyong Gorio nga po, posible pa nga po siya mag-intensify mamayang umaga, mga alas 8 po yan, pwede po siya mag-intensify into tropical storm. Tapos, dire-diretso na po yan by Sunday, 8 p.m. po yan. Ito nga po ay mag-i-intensify pa. Dito na po yan, malapit po na yan sa may landmass ng Tokyo. At dire-diretso na po yan dito halos. Kung mapapansin nga po natin, no, magsasalubong pa nga po sila nitong nasabing isang tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman pong forecast track ng ating bagong pag-asa DOST. Kung mapapansin nga natin, itong bagyong Gorio, ayon din sa kanilang analysis, ay ito nga po ay posibleng mag-intensify into tropical storm. Ang kanilang pinagkaiba nga lang po, yung forecast track ay posibleng nga pong lumihis itong si Gorio by August 7, posible nga po itong papalayo ng bahagya dito sa may parte ng Japan. So tignan naman natin ito pong mga posibleng area na makaranas ng mga pag-ulan. Kung makikita nyo nga po, posible pong makaranas ng mga pag-ulan dito po yan sa may Basco, Batanes, sa may Kalayan, sa may Apari, sa may Lawag, Tugigaraw, posible po tayo makaranas dyan ng makulimlim na panahon, maging dito po sa may Candon, Santiago, and maging sa may Bagyo. Dito mo sa may Baler Aurora, posible rin po tayo makaranas ng mga pugbugso-bugso at mahinang pag-ulan, maging sa may Tarlac, Ilocos Region, Ilocos Sur, sa may Bigan po, at maging dito po sa may Metro Manila, posible po tayo makaranas dyan ng bigla ang pagbuhos ng pag-ulan. Sa may Bicol Region naman, kung mapapansin natin, no, magiging maganda po ang lagay ng panahon. Ilang parte nga lang po dito sa may Dait, Camarines Norte at Camarines Sur, posible pong makaranas na makulimlim na pag-ulan. Dito naman po, no, sa may parte naman po tayo ng Visayas and Mindanao, maging sa Palawan, magiging maganda po ang lagay ng panahon natin. Sisikat po dyan si Haring Araw. Dito naman po sa may parte ng Bislig, posible nga po tayo makaranas ng mga pagbugso ng pag-ulan. At magiging maganda naman po ibang parte ng Mindanao, magiging maganda naman po ang lagay ng panahon. Wala po tayong inaasahan na pag-ulan. Magiging maninipis nga po yung mga kaulapan dito naman po sa may parte ng ating Visayas at magiging maganda po ang lagay ng panahon sa kanila dyan. Dito naman po sa may ating advanced weather forecast, kung mapapansin nga po natin, ano, na ito po nga parte ng Luzon, posible pa rin po makaranas yan ng pag-ulan dahil nga po sa habagat at pinalakas ng dalawang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By August 6, ito po yung kanyang next possible scenario. Tuloy-tuloy nga po, no, na papalayo na itong mga nasabing sama ng panahon at yun na pong gaganda ang lagay ng ating panahon. August 7, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nyo nga po, magiging maganda po ang lagay ng panahon. Pero dito po sa may parte ng
Mindanao, posible po tayo makaranas dyan ng mga pag-ulan, may katamtaman at may kalakas ang pag-ulan. August 8, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nga po natin, no, ang naiwan na lang pong sama ng panahon na nagpapalakas sa may habagat, ito nga pong si Tropical Storm Lupit. At magiging maganda na po ang lagay ng panahon sa may Luzon area, maging sa Metro Manila at Bicol Region, maliban na lamang po dito sa may side ng Visayas area na posible pong makaranas ng mga mahina at katamtamang pag-ulan. August 9, ito po yung ating next possible scenario. Posible pa nga pong sumubsob si Tropical Storm Lupit dito po sa may parte ng Taiwan, sa may Taipei. At hihilahin pa rin po yan, no? Palalakasin pa rin po yan ang ating hanging habagat. By August 10, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nyo nga po na halos papunta pa rin po, no, yung direksyon ni Tropical Storm Lupit sa may area ng Japan. Kung mapapansin natin, makakaranas po tayo ng mga hihina katamtaman na pag-ulan dito po sa ating bansa at maging dito po sa may Luzon area, sa may Tuguegarao City, maging sa Pari, Cagayan. August 11, ito po yung ating next possible scenario. Makakaranas po ang halos buong bansa ng mga pag-ulan. Dahil po yan, makikita nyo ito, makakapal na kaulapan. At meron po tayo isang high pressure area dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. August 12, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nyo nga po, wala na po tayong ibang nakikitang sama ng panahon. Pero posible po tayo makaranas ng pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng Luzon. August 13, ito po yung ating next possible scenario. Makakaranas po ng mga pag-ulan ang ating bansa. At titignan po natin, ano, meron po tayo isang possible scenario. Magkakaroon po tayo ng low pressure area dito po sa silangan ng Mindanao. Sa ngayon po, ito lang po yung ating available data. Manatili po tayong nakatutok at naka-update sa ating weather update para po malaman po natin yung ating pagbabago or tuloy-tuloy po ba yung nakikita natin sa ating advanced weather forecast. Maraming salamat po. Mag-iingat po yung mga kababayan natin dyan na posibleng makaranas pa rin ng mga malalakas na pag-ulan at pagbaha at pag-uho ng lupa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.